Hello, magandang buhay and welcome to Roger Awards Channel. Ayan, at unang-una maraming salamat sa aking mga subscribers, followers and kapwa YouTubers na patuloy na sumusuporta sa akin, lalo na yung nagbubuo ako na aking 4,000 WH. Okay, so maraming salamat sa inyo. Hindi ko na po kayo isa-isahin dahil baka may makalimutan ako at magtatampo pa. Okay? So, ganun po. Bakit ko po dito isi-share guys aking karanasan nung ako ay di na monetize? Dahil po marami pong nag-inbox sa akin kung ano yung nangyari sa akin, anong ginawa ko, at paano ko naibalik yung monetization ko. Ganun. So sa halip na mag-inbox sila sa akin, minabuti ko na dito na lang para at least buo nilang mapanood, nandyan na lahat. Okay? So, umpisahan natin guys, noong December 27, 2022, nakareceive ako ng email from YouTube na di na daw ako monetize. Ang reason po na di na po ako monetize ay reused content. Yun po ang reason. Nung nareceive ko yung email na yun, di ko na tinitingnan yung dashboard ko. Automatic, pinalitan ko yung pangalan ko ng goodbye. Goodbye dahil para po akong natabunan ng isang sakong hollow blocks. Nakalungkot guys, hindi po biro, hindi mo maintindihan kung ano yung naramdaman mo dahil parang na-isolate ka na sa mga kapwa mo YouTubers. Although maliit lang naman tayo ng YouTubers, pero parang iba-iba yung pakiramdam talaga, parang wala na, nawalan ka ng pag-asa. So, plano ko pa naman sana noon na kasi magbabakasyon kami sa Pinas, sa Bohol, Boracay, at saka sa Palawan, kukuha ako ng mga video at i-upload ko sa aking channel. Pero dahil sa nangyari sa akin, nawalan ako ng pag-asa, so nung nagbakasyon kami sa Palawan, Bohol, at saka Boracay, basta lang ako kukuha ng video na wala nang, parang wala na siyang ano, basta lang mayroong video, tama na po yun, wala na po. Kasi nga nawalan ako ng pag-asa. Pero nung bumalik ako dito sa Qatar uli noong February 5, sinilip ko yung channel ko, yung dashboard ko. At nakita ko doon na may pag-asa pa naman pala. So, ang ginawa ko lang, in which explain ko naman din later based doon sa mga katanungan ng aking mga kaibigan. Ginawa ko lang yung dapat gawin and then nag-reapply ako. At sa awa ng Diyos ay na-monetize ako. Kaya hito na naman ako ngayon as monetized channel. So maraming salamat uli sa mga kapwa ko YouTubers, followers, subscribers na tumulong sa akin. Kaya nabuo aking WH na 4,000. Okay? So ito po yung mga katanungan guys na ini-inbox sa atin ng ating mga kapwa YouTuber or mga followers, subscribers. Ano daw yung reason na aking pagka-demonetize? Ang sabi ko po, reused content. Ano nga ba ang reused content? Ang reused content po guys, ito po yung mga video na in-upload nyo sa channel nyo na kinuha nyo lang from other sources like TikTok, Reels. Minsan kumukuha din po ako sa YouTube, basta di lang siya copyright. Pero di natin alam na yun pala, kahit hindi siya copyright, reused na po yun. Kasi minsan guys, bakit kayo tayo nare-reuse? Dahil yung mga kinukuha nating content galing sa Reels, sa TikTok, yung iba dyan kasi meron din silang mga YouTube channel. So in-upload din nila yan doon sa channel nila. So tayo, pag kinuha natin yung mga content na yun at in-upload din natin sa ating channel, lumalabas na reuse na tayo. Di ba? So ingat-ingat po tayo guys. Mas mainam na gumawa na lang tayo ng sarili nating video kasi mas dadami pa ang views yan kasi bagong tingin ni YouTube yan sa mga video na yon, kaya i-scatter na yon at maraming views ang makukuha. Okay? So yun po ang reused content. Lalo na pag yung video lang na kinuha mo doon at wala kang ni-revise, walang revision, talagang bawal na bawal po yan. Reused po talaga yan guys. Okay, so ang pangalawang tanong niya, pwede ba daw mag-re-appeal? Or pwede ba daw mag-appeal? Pwedeng-pwede pong mag-appeal. Nakalagay po yan sa dashboard mo from YouTube na pwede kang mag-appeal. Pero, ang
mahirap lang doon is, hindi mo alam kung aling video ang reuse doon. Okay, see? Kasi sa dami ba naman ng videos na in-upload natin? So, hindi natin alam kung alin dun ang tinutukoy ni YouTube. Pero, kung sa tingin mo ay sigurado ka naman na ito yung YouTube na napagkamalang reused, so ipaglaban mo. I-appeal mo yung video na yun. At i-review naman yan ni YouTube. Okay? Pero pag di ka sure, so wag na lang. Okay? So, pwede ba tayong mag-reapply? Yes, pwedeng-pwede po. Nakalagay din po yan sa dashboard mo na pwede kang mag-reapply at may date po yan kung kailan ka pwedeng mag-reapply. Ngayon, anong gagawin mo bago ka mag-reapply? Linisin mo muna yung channel mo. Linisin means, alisin mo yung mga video na sa tingin mo ay hindi sa'yo. Malalaman mo naman na itong video hindi sa'yo dahil channel mo yan, ikaw nag-upload yan, so alam mo yan na ito yun. So remove mo yan, delete mo yan. Kahit short pa yan or yung mahaba na video, huwag ka manghinayang sa views niyan kasi pag nag-reapply ka at reuse pa din yan, hindi ka talaga ma-approve. Okay? At sa akin nga, meron akong mga 45,000 views doon, 60,000 views. Dinilit ko na lang kasi sayang din naman talaga. At kailangan natin mag-reapply kaya dapat malinis. And then, ang isa pa niyang tanong, yung CPR daw niya doon sa kanyang live, i-delete ba daw niya? No need na po na i-delete kasi sayang po ang WH noon. Ang gawin mo lang is i-mute. Bakit kailangan natin yung i-mute? Dahil po magre-reapply po tayo. Pag nagre-reapply po tayo, guys, hindi lang po yung reused content ang tinitingnan ngayon ni YouTube, kundi yung kabuuan. Nag-follow ka ba sa guidelines? Yung copyright issues, wala ba? Reused content, wala ba? Lahat-lahat na yan, para nag-apply tayo ng umpisa. Kasi nga, reapply, bago ulit. Okay? So, yun. Pag nalinis mo siya, before the due date na sinasabi ni YouTube na pwede kang mag-reapply, maghintay ka muna kasi hindi pa magbu-blue yung sa baba. Yung nag-reapply na button, hindi pa magbu-blue yan. Magbu-blue yan, pag dumating na yung time na sinasabi ni YouTube na pwede ka na mag-reapply. So, pag na-blue na, yun, na-blue na po yan, pindutin mo lang yan at automatic ipaprocess ngayon yan ni YouTube. Katulad sa akin, nung nalinis ko na yung channel ko, nag-reapply ka agad ako. Kasi po, nung nilinis ko yung channel ko, bumaba po yung aking WH, guys. Kasi nabawasan. Halos mga 1.5 na lang ang natira. Kaysa tulong ng aking mga friends, mga subscribers, mga followers, nabuo ulit yung aking 4,000 and then nung nabuo siya, nag-reapply ako kaagad. So, sa awa ng Diyos, nung nag-reapply naman ako, walang isang araw, guys, na-approve agad ang aking monetization. Kaya, sa lahat po na nakaranas ng ganong parehong sitwasyon sa akin, huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Kasi nakita ko yung iba dyan, parang hopeless na sila. Huwag po. Basahin yung maigi yung dashboard nyo. Nakalagay dyan. Pwede kayong mag- appeal, reapply, may gagawin nga lang kayo. Kaya sundin lang natin, guys, kung ano sinasabi ni YouTube. Huwag na tayong gumamit ng mga reuse na videos, copyright, para at sumunod lang tayo sa mga guidelines na sabi ni YouTube para safe po tayo. Kaya ingat-ingat lang po tayo, guys, and sana makatulong ang video na ito. Kung may mga katanungan kayo dyan sa baba na hindi ko naisagot, comment down lang po at sasagutin natin yan. Okay? So yun lang po. Maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig at panunood. Love you all, guys, and enjoy vlogging. God bless us all and thank you for watching. Bye-bye!